mas nasarap talaga ng buhay ni Marky eh, dahil sa ingitera ko. Hindi pa din siya lang ang lumapang. At para po sa mga kapamilya natin, hindi pa nakaka-move on. At namimiss na yung dami ng handa nung bagong taon at Pasko. Naku, perfect po ang Lunes sa inyo. Dahil ngayon, meron po kami ituturo sa inyong recipe na perfect sa malamig na panahon. Tama dyan, DJ Kasha. Dahil 13.7 degrees tayo ngayong umaga. Ibabawi sa atin ang creamy at cheesy creamy carbonara with creamy vegetables sa pamamagitan ng chef. Kasama natin ngayong umaga, nagbabalik po o si Ma'am Kapamilya. Good morning po. Good morning po. Bagong morning. Napaka ang gaganda ng ano natin ngayon ha, ng mga chef ano. Kanina naka-white si Madam sa ano sa dagupan kasama ni Pops Norris. Siyempre, hindi nagpakabog si Ma'am Kat, o nakaputi rin siya. Kaya naman mga kapamilya, nakahihanda na po ang mga papel, ihanda na po ang inyong memory mga kapamilya, lalong-lalo sa mga nanay na gusto pong magkaroon ng bagong ideya sa pagluluto dahil tuturuan namin kayo, okay? Ito po, Madam Kat, ang luluto natin ay cheesy, creamy carbonara with creamy vegetable soup ay bago sa aking panindinig. Una po na, mahirap siya memorize, mahaba. Ano po yan? Okay, so ang iluluto natin ngayon ay ang cheesy creamy carbonara. Okay, so ibig sabihin nga nito, mas lalong napa-enhance yung lasa niya dahil meron siyang gatas. Okay. Very nice. Tapos it complements the like, malamig yung panahon. Minsan maraming nagkakasakit sa atin, di ba, sisipon. Maganda yung mga may init na soup na pamilya. Ano po ba itong vegetable soup naman natin? Itong vegetable soup naman natin ay napakainam para din sa mga bata. Para sa mga bata? Kasi may mga gulay siya. Kasi may mga gulay siya. Okay. At saka, hindi naman ito ano tatanggihan ng mga bata. Basta creamy, basta milky yung taste. Cheesy. Gustong-gusto ng mga bata yan. Di ba? At saka isa pa, dahil malamig ngayon, kailangan ng tao ang mga comfort food. Yes. And isang comfort food ay ang carbonara. Yes. Totoo yan. Hinahanap-hanap talaga ng mga dila ng ating mga kapamilya. Okay. Ngayon po, parang pumuna tayo sa soup. Ano? Ano pong kailangan natin for the soup? So, kailangan natin ng... Of course, yung ating carrots. Carrots. Okay. Yung ating corn. Good for the ice. Corn, yes. Okay. Ang ating mushroom. Mushroom. Ang ating egg at ang ating croutons. Croutons! Ibang croutons mga pamilya is pwedeng bumili na kayo ng ganyan pag wala kayong time para gumawa ng toast na bread. Oo. O kaya naman, hanapin nyo doon sa mga croutons ninyo, yung tatay nila ang croutons. Ang pangit! Moving on tayo. Hindi, okay. Tatay yan ang mga neutrons, electrons. Ah, yun pala yun. Okay mga pamilya. Talagang kailangan kong buhay. Explanation ang joke. Saka dahil taglamig ngayon, kailangan ng tao ng energy. Okay? Energy, kasi okay. Kasi kapag malamig din ang panahon, nagkakaroon ng alteration ng ating hormones. Oh, alteration. Ang ibig sabihin nun, nagkakaroon ng increase na ghrelin. Yun ang ating, hormones for the appetite. Kaya so, mas lalo tayong gutom. Kapag malamig. Kaya kailangan natin ng carbs, which is yung noodles natin. Yung noodles, yung ating pasta. Okay. Yes. Okay po, let's go on muna sa process po naman ng soup, Ma'am Kat. Ano po ang unang gagawin? So, ang una natin gagawin, iboboil po muna natin yung tubig. Okay. And after po nun, ilalagay na po natin, maglalagay tayo ng konting cornstarch para mas starch, creamy siya. Maglagay din tayo ng konting... Maglagay din tayo ng, of course, ng... Konting milk. Milk po. Yes, okay. And then after nyo, pag kumulo na siya, maglagay na tayo ng carrots. Okay, wait lang ma'am. So, water, tapos cornstarch. Yung tubig po, gano'n po ba karami yun sa ratio ng cornstarch din? So, dapat yung dalawang tasa, maglagay tayo ng isang tablespoon ng cornstarch. Dalawang tasa ng tubig, isang tablespoon ng cornstarch. Tapos, mid-low fire lang po ba yan? Dapat mid-low. Mid to low fire. And then... Pagkatapos nun, pag kumulo na, lagay na rin natin yung carrots. Carrots, yung mga una kasi siya yung pinakamatigas. Ito, nakikita nyo na mga pamilya. Nilagay na namin kanina, syempre, para matupad ko agad. Okay. Lalagay na rin natin yung corn. Corn. Okay. And syempre, maglagay din tayo ng mushrooms. Okay, ayun. So, mauna lang yung corn, yun lang yung order kasi dapat medyo crunchy pa rin yung
carrots, pero dapat siya yung pinakamaluto. Okay. Alright. And then, ngayon, pinrecook na po namin yan, mga pamilya, nung off the air. Kaya ngayon, ilalagay na po natin siya sa lalagyan. Ayan, deplating na natin siya. Deplating na natin. Nakailang kulo na po ito, mga kapamilya. Alam nyo, nalagay kanina doon yung croutons ba yan? Yung croutons. Kaya namambot na rin yung croutons. Ilasin nyo po yan, ha, mga kapamilya. At saka sa ano, sa sinabi ni Pops Noriel kanina, na bulalo yung lulutuin natin, na nauna na po yung kinain namin nung Sunday. Ayun. Hindi namin siya nasabihan na, iba ngayon. Dapat ibang recipe. With ito a po, twist kasi siya. With a twist, okay. Ngayon, mga pamilya, ito maganda kay Ma'am Kat dahil para mas appetizing sa mga bata, ano po yung ginagawa niyo sa soup na ito, Ma'am Kat? Kailangan lagyan natin siya ng design. Design? Okay. Ano po ilalagay natin? So, lagyan natin siya ng smiley face. Smiley face. Okay. Pwede ba ako maglagay? Wala akong ano... Wala kang participation. Ako, nagano ko ng soup. Ay, nahula. Ay, nabalik na yung smiley. Ay, hindi mga pamilya. Actually, sabi ni Ma'am Kat kanina, hindi mo pa siya pwede ilay kapag malabnaw pa siya. After few minutes siguro, hindi mo siya palalamigin talaga. Pero, ipapato mo na yung mushroom na smiley. Okay. Sige, try natin kung kaya mo, Mark. Papanindigan mo yan. Hindi, ito, ito. Para mas lalo din ganahan kumain yung mga bata. Kasi itong vegetable soup na ito ay talagang mainam para sa mga bata. Lalo ngayon, napasukan. Ayan. Yes, at habang ginagawa ko ito, ma'am, itong yung sabi nga rin dati kanina, yung creamy cheesy carbonara. Yes. Ano naman po yung mga ingredients doon? So, ang creamy cheesy carbonara, kailangan natin doon ng olive oil. Olive oil. Kailangan din natin ng butter, ng garlic, ng onions, ng basil leaves, ng bacon and grated cheese. Okay, and of course, yung pasta. Yung pasta, na parang spaghetti pasta and carbonara pasta. Ito lang po yan. At saka, madam, meron po ba kayong technique dito kung paano makikita, kung paano magiging perfect ang luto ng pasta? So, normally, nagdidikit-dikit. Oo, normally, matigas. Gano'n lang baka ano, katagal dapat? Usually, ang pagluto ng pasta ay mga 6 to 7 minutes. And para hindi magdikit-dikit ang mga pasta, dapat lagyan natin ng olive oil sa water and salt. Okay, salt and olive oil sa ano, para hindi magdikit-dikit. Habang binuboil. Ay, habang binuboil. Pwede ka maglagay ng olive oil and salt para saka hindi siya magdikit-dikit. Daw mga pamilya, di ba yun, isalin muna siya. Ilagay muna siya sa tubig. Pwede naman, di ba? Makababad muna siya kasi pag habang mainit yan, magdidikit-dikit. Okay. Kailangan i-rinse mo siya ng water. Oh, okay. Sige po, patapos, ano po process ng carbonara? So, ang una dyan, kailangan mo muna iluto yung pasta. Pagkatapos niyan, iluto mo na yung sauce. Okay. So, para maluto yung sauce, kailangan mo dyan ng igisa mo muna yung bacon. Bacon? Okay, bacon. Oh, yung bacon or pork. Or kung wala, pwedeng alternative ang ham. Ham, okay. So, after nun, ilagay na po natin yung ating milk or ang ating all-purpose cream. Okay. And pag nakita mo nang medyo creamy na siya, ihalo mo na yung pasta. Pasta? Ah, ganun lang. So, ito na mga kapamilya, ang ating lutong sauce, ito na yung gawa, at ito na syempre yung pasta. At syempre, prepared kami, Marky, pakita na natin ang ating finished product. Ay, nasa tabihan ni Marky, natitikman naman niya. Okay. Syempre, meron na rin itong na-garnish na rin siya nito. Ano po tawag dito? Basil, leaves? Ito ay parsley. Dito na lang po, hati mo na lang, Mark. Parsley pala siya, mga pamilya. So, ito yung ating finished product. Ayan. Ako na lang maghahawak para mas maayos siya. Okay. At titikman na natin ang ating cheesy creamy carbonara. Wow! Parang ang bango. Sarap. Masarap. Sarap. Ah, dahil na yung kita ko, titikman ko yung soup. Anak, masarap siya dahil hindi mo lang natitikman basta yung pagka-creamy at pagka-cheesy. Pero, nalalasahan mo rin yung bacon. Yung pagka-meat niya. Yung cheesy. Ayan, napasok kaya siya na napapala kapag ano ka, PG, hindi ba lang mga pamilya. Masarap po kasi siya. At mainit nga pala yung sabang. Ay, magigeto kayo mga kapamilya. Ito kasi FD natin eh. Nililito ako tuloy. May masarap rin yung soup, ang creamy niya nga mga pamilya. Nakakagalit po mga pamilya sa pagbango ng umaga, yung mga bata, imbis na yung mga instant noodles ang lagtakad, ito na po healthy pa. Healthy. Diba? Healthy. Ako, maraming salamat, Ma'am Kat. Baka meron po kayong gustong batiin ng Happy New Year. O di naman, kaya imbitahan nyo na lang silang kontakin ka kasi baka may marami ng gustong i-textmate ka. Saan po kayo makakontak para pumatikman ng ganito? At Facebook page nyo. Okay, so inaanyayahan po namin kayo na pumunta po sa aming cafe, sa Kitchy Katt Kaffe, sa aming first anniversary. That will be on January 31. Ayun, January 31, mga pamilya.
Kitchy Katt Kaffe, check them out sa Facebook. At sa may session road naman po ang kanilang pwesto. Ayan. Maraming salamat, madam. Bahala ka na dyan, Mark. Napasok na Pamilya ko. Tuloy-tuloy ka lang ako. Sarap. Ayan na, Pamilya. Siyempre, tuloy-tuloy po ang ating hashtag Food Monday. At hindi pa pagtatapos dito dahil magbabalik pa po ang Bagong Morning Kapamilya. Cheers!